siya si Michael Jeffrey Jordan, 5 times most valuable player, 6 times NBA champion, at 6 times NBA Finals MVP. Ilan lamang ito sa kanyang mga accomplishments. Kaya naman, marami ang nagsasabi na siya na marahil ang pinakamagaling na malalaro sa buong mundo sa larangan ng basketball. Ngunit, aakalain mo bang dumanas din siya sa matinding pagsubok at pagkabigo? Sa taong 1978, noong una siyang sumubok para mag-try out sa varsity basketball team sa Laney High School. 15 anyos pa lamang siya noon. Patpatin at hindi katangkaran na may height na 5 foot 10 inches. Pero mga ka-post life, kung iisipin nyo, dito sa atin sa Pinas, aba eh, higante na siya sa kanyang edad. Noon pa lang ay nakikitaan na siya ng kakaibang galing sa paglalaro. Kaya naman, sa di inaasahang resulta, hindi siya pinalad makapasok sa koponan. Dahil ba naman, mas kursunada nitong si head coach Clifton Puff Herring, si Leroy Smith, na mas mahaba at mas matangkad sa kanya, na may taas na 6 foot 6 inches. Kaya naman halos magunaw ang mundo ni Michael Jordan. Umuwing malungkot, luhaan at dismayadong dismayado sa sarili. Humagulgol at nagkulong na lamang siya sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong iyon, ay nais na lamang niyang tumigil at pagbigyan ang kanyang ama na maglaro na lamang ito ng baseball. Kaya agad naman kinausap siya ng kanyang ina at ipinaliwanag na normal lang sa buhay ang makaranas ng pagkabigo. Kaya naman, muling bumangon si Michael Jordan at hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Imbis na magmukmok, pinag-aralan nito kung papaano maging isang kampyon. Wala na siyang tigil sa pag-ensayo araw-araw. Halos ayaw na nga raw niyang tumigil sa paglalaro. Wala na talagang makakapigil sa kanya. Mas lalo pa siyang naging positibo at determinado. Kaya naman, sa taong 1982, isang winning jump shot ni Michael Jordan ang nagpanalo para masungkit ng North Carolina Tar Heels ang kampiyonato. Dito na nagsimulang umugong ang pangalan ni Michael Jordan at tuluyan na ngang makapasok sa NBA sa taong 1984. Tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat, kaliwat kanan ang mga endorsements, lahat ay namamangha sa kanya. Kaya mga ka-post life, hindi natin maitatangking na pagtagumpayan niya ang kanyang pagkabigo noon. Pagiging positibo at matinding determinasyon ang kanyang naging puhunan upang makamit ang tugatog sa mundo ng basketball. Sa kasalukuyan, siya ang nagmay-may-ari at chairman ng Charlotte Bobcats at isa sa mga pinakamayayamang personalidad sa larangan ng sports sa buong mundo. Ang galing, di ba? Kaya mga ka-post life, hindi basihan ang iyong height o pangangatawan para ikaw ay mapanghinaan ng loob at ito'y maging dahilan para hindi mo maabot ang iyong mga pangarap. Sa hirap ng buhay ngayon, laban lang! Kayang-kaya mo yan! Para sa mga nais maging positibo, like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell button.